tayong reconnecting. Donut! Tingnan natin dito mga kaibigan. He is in danger. At siyang magiging first blood for the second series. Reach Apex. Getting the FB. Mm-hmm. This ating game number one. So, eto guys, para sa mga bagong dating sa ating stream, again, this is the lower bracket final. So, medyo nakita na po natin kanina, excuse me, na nag-a-bye-bye si pareng ano natin, si Hulawskin Victus against Team Payaman. So, para naman dito sa ating game, abangan natin kung sino ba ang mananalo. So, again, for Reech Apex, magandang lineup nila. Meron silang Rafaela, meron pa silang PNK, pero Blazing Duet just to clear the minion waves. Tignan natin, pumasok nga rito si kuya natin, Oreshi. Ginantihan naman nila si Ryzen. Oo, sinabayan ng ano, ng real world manipulation. Sabi na, ops, hindi nyo pwedeng balikan ang mga bagay na natapos na. Pero ito din na ni Glue, mga kaibigan, para flicker out for this Barats. And habang nangyari yun, we have Noxious trying to secure this turtle objective for the Visions his way. Kaso medyo malayo si YSS, mahirap i-contest yan if ever. And eto na nga mga kaibigan, Noxious will take that turtle. Oo nga, nakuha ng AP Esports. Nicely done for the side of AP. Na-pick up kagad nila si Ryzen, no? Kaya medyo malayo yung kanya nilakad. Hindi na makakapag-contest nga ng turtle. So true, pero sa top lane natin mga kaibigan, si Donut tsaka si Cadence, gusto mag-zone out. Pero padating na yung mga tropa natin, yung kids in the block with the guidance of Sway. So nilalakad muna nila si Chicho Dog para medyo hindi na pagod-pagod na mamaya. Diretso tulog na lang. So 1-1 guys sa ating score. Bottom lane, matagal na laban to, Barats tsaka si Glue. Para naman dito sa APE Sports, parang medyo delikado si Alice if ever kapag hindi niya na-counter yung farm ng 1-1. Kasi malikot si 1-1 eh. Mahirap. Kaso nga lang medyo squishy rin sa simula, no? Mm-hmm. Kanina naman na-pick up nila, oy, na-burnout. Yung detalong na-welcome nga rito ni Padilla. Oo, so hindi na natapos yung ano, no? Pa-blink. Yung mga pa-blink natin dyan sa may taas. But anyway, biglang may nagbi-blink. Parang pati ako napapapikit. Kailangan ko sumabay eh. Pagpasensya nyo na guys, ayusin natin yan later on our game number 2. Pero ito, meron tayong mga traps na nilalagay dito ni Rafa, PNK. Pero yun nga lang, off-cam kill out to the bottom lane. Mapatid dito si Ali Dapp. So ginamit ang Mountain Chalker from the YSS. So 3 players are here out to the top lane para sa side ng Reach Apex. Ang ganda rin ang combination, no? Glue ulti, tapos into the real world manipulation, mukhang KS eh, kill secured eh. Habang tumatakas ka eh, no? Mabagal ka dun eh, di ba? Gaganan ka lang. Tapos ramdam mo si Glue na may nakadikit sa'yo. Sabi nga nila, parang mala shatter, yun yung outloom sa shatter. Kaya mabigat yung ano niya, mabigat yung braso niya. Kasi meron pala nakasakay sa kanya. Pero din, bakit nakita? Sa camera lang yun eh, no? Oo. Si shatter. Si shatter. Oo. Kasi cameraman niya, hindi ko alam. Basta yun yung mga kinakakatakutan kong horror movie before. Pero Orochi, guys, napakalalim ng kanyang position dito. And for LP, so that is the Ice Queen 1. Kinagad ng Chicho Dog. May stand pang kasama doon. And ginamit. Orochi, halos wala ng buhay. Grabe naman yun, nakapag-sustain pa buhay pa si paring Orochi, mga kaibigan. Kaso nga lang, aabutin siya ni Yushan Shin. Yes, buhay pangaran din. Aabutan nga lang doon ng Mountain Shocker, guys. Pero ito na naman, si parin Noxious naka-ready sa kanilang turtle objective. Yung dinosaur na nakalabas yung dila, ready kumain anytime. Oo nga, pwede nga sila maisubo nga rito ni Padilla. Medyo na zone out inside ng AP Esports. At Reach Apex naman na nga apak dito sa loob ng turtle pit. Here comes the real world manipulation. Coming from LP, so target nga niya si Riku, God mode. Pero nice sustain. Coming from the Paella, si paring nating Sway. Hurricane Dance defensively used. Buting nakala, nakalayo pa nga si paring Cadenza. Oo, buti na flicker ang kanyang spell doon. And we have to commend Reach Apex, guys. Talagang kinuha nila ang dapat na para sa kanila. Kanina, APE Sports yung angat in terms of positioning doon sa turtle objective. Tapos sila pa ang nakasecure noon. Alidap, mabilis ang kanyang goal dito. That is already the Sky Guardian helmet. Donut, mamipilit na mag-back away. Oo. So, si Noxious dito, parang free farm, sagana sa buhay si paring Noxious natin. Ganis Demon natin Hunter Sword na nga. Demon Hunter Sword onto this game. And para dito sa side ng Reach Apex, kailangan nilang bantayan tong kulod na to. Mahirap to later. AOE kasi. Pero may movement speed naman dito yung Apex. Huwag lang masyadong madikdikan dito si paring Ryzen. Pero si Ryzen, sanay ako kay Ryzen ang mga gamit niya na hero daddy. Sila Ling, yung malilikot. Oo, malilikot. Hayabusa, more on assassin. So hindi tayo masyadong sanay sa kanyang YSS. Pero inaabangan ko yung magiging performance niya onto this game number 1. Oo, maganda naman nakapag-scale naman. Pero ito na nga, bottom. Ako, sumakay si pare nating Oreshi. Kailangan niyang tumakbo dito. Nasaan yung detonos? Welcome. Flicker out lang. Mabobo set. Tori ang gusto.
sabi niya. Magse-secure lang. Here comes El Piso. Lalapit nga rito si Ib natin, mga ibigan. Here comes the real world manipulation. Pero wala nang ultimation ngayon si Ureshi. Padilya nga rito. Frontline. Here comes the Detonas. Welcome, mga isusubo nga yung glue. Didikit nga ba doon sa pader? Ureshi nga. Masakit ng damage. Masakit yung damage ni YS. Ah, stop lane. Double kill para dito kay 1-1. May sariling highlight ang ating mga marksman for this game. Yun nga lang para sa side ng APA Sports. Nasa gold lane kasi for sure si Donald. So most probably, yung gold nila dito ni Ryzen almost the same. So tingnan natin guys, 49 score, 6 minutes and 49 seconds of their game time. 4.2K, 4.5K. So kita mo yun, dalawang marksman yun nasa 4K. Mahirap, no? Pero parang mas distributed ang gold sa ano. Kasi tatlo kahit si Barats eh. Si Barats din nasa 4K. So tignan natin guys, for this both teams, lagi sila nagko-contestan in terms of the turtle objective. Una kay AP, pangalawa kay Apex. Umutikan pa magkamali. Maging Apex yung masabi ko. Pasensya na guys, may mga moments talaga na para mapipilipit ang ating mga words dyan. Pero Donut already has the Demon Hunter Sword din. Oh, yun nga. Sumakay na nga si paring Ureshi nga rito kay Ryzen. Ang target nga niya yung marksman, delegado si YSS. Grabe yun. Boom! Oh, may Rafaela, sir! Inaantay nga yung hulintik eh. Kaso nga lang, abot. Abot siya. Abot. Binaksakan ng kamaong malambot. Mga sir, midlane natin, masisira na rin dito na APE Sports. At yung APE Sports, napakabilis na kalina rotation. Parang si Noxious dito, nagpa-farm na rin sa side ng mapa ng Rich Apex. Orange buff, makukuha dito ni parin Noxious. Pwede pa kang diretsyohin. Pero nandito si Rico God Mode and Sway for the defense. Oh, yun lang. No? Ang ganda ng farm ng dalawang marksman dito sa side ng APE Sports. Pero aalis nga rito papasok. Pinaliguan ng Blazing Duel. Here comes the real world manipulation. Hindi abot ni Padilla. Napalakad pa nga yung Barats pero patay na si Cadenza. So was Noxious. Ito yung ganti ng api. Kami pa na side of Bridge Apex at meron pang post na tinawa. Ayan na. Thursdays, everyday, except Wednesdays and Thursdays. Pero yung gaya na sinabi natin, nakaredy kasi si Ali Dakdon. So, dalawang napatay. Tatlo ang napatay ng Rich Apex against APE Sports. El Piso Delicado nakapag-flicker out pa nga. Iyon lang, no? Pero mukhang mapupost na naman for the side of AP. Nga, dinerecho na. Ronel Podador, shout out. Uy, Podador, favorite ni Dada A yun. Podador, double lights. Hindi, Gina ang favorite namin yan ni Dada A. Gina Alahar. Gina Alahar. Gina Alahar C. Ayan. Pineapple, kalamang. Pwede pa doon orange. Parang hindi bagay yung orange. Pwede rin, no. Depende sa trip, no. Depende sa trip mo. Kung weird yung trip mo, pwede din yun. Pero ito guys, sa ating laro, again, APE Sports and Rich Apex. Same lang din yung hero kills. Halos same lang din yung ano, pero for Bacard 151, second item to be built is going to be this Holy Crystal. So, mas pinasakit. Pero si El Piso yung ano eh. Si El Piso Daddy eh, yung gumagamit din ng ano, ng Eve talaga. Oh. Na nakontra niya yung Kagura, na siya lang yung tinatarget. Tanda mo yon yung turnaround kill bigla. Feeling ko makakakita tayo ng mga mala-impactong real-world manipulation from El Piso later. Galing naman yung pumwesto. Ikita mo yung KDA niya, 2-0-0. Yes, ang hirap pasukin, kumbaga. Mm. For the side of Rich Apex, you have the Lord already on our screens. So, hindi pa to enhanced. And for APE Sports, makikita natin triangle formation. Parang nakakatakot na dalawang marksman yung magkasama. Dalawang marksman, no? Tapos meron ka pang threat ng real-world manipulation, yun ang nakakatakot. Kumbaga, pag may pumasok dito, meron nga taga-depensa agad para sa kanila. Pero Mountain Chakra gagamitin na for the map vision. Here comes Reach Apex ni Reset. Ni Reset. Kalmalicious muna. Kaso nga lang na burnout. Narito yung mountain shot. At nga ni Donut, mga kaibigan, flicker out for the Barats. Ureshi will come in. Detonos, welcome, gagamitin. Crossbow optang. Nakapag okay. Ano, nakapag-ulti din siya parang pro. Donut. Okay. Kaya pala kanina meron na siyang ano, meron na siyang tatak, pero hindi pa rin niya pinapalipad kasi hinihintay niya yung right moment, nakakainin siya. Oo, no? Para ganda. Palang attack on Titan yun. Oo, sasagay yun. Oo nga, no? Parang attack on Titan yun. Anyways, guys, magaling, 8-6. Magaling. Killing spree. Okay, nakakuha pa ng isang kill dito si paring
donut natin. So that is the third kill para dito kay Donut. Well fed, mga sir. Kanina may double kill pa siya doon. Para medyo na-late yung... okay. Assist lang yung kanina, pre Lord. Will be secured here by AP Esports. Another real world manipulation. Ang ganda pa na pagkakatutok pero nag-flicker out si PNK. Hahabulin na naman si Sweyad sa kasi Padilla, mga kaibigan. Here comes the Tonus. Welcome. Edudura yung Glue. Kadensa will come in pero meron siyang immortality. Hurricane Dance ginamit habang si Glue pinatunga naman niya rito si Padilla. Pre-hit naman si Ryzen pero unti-unting nababawasan yung kanyang buhay. Kailangan niya tumakbo. Pero nice sustain coming from the Parpaela. Yes. 1-for-1 trade. Padilla yung mamamatay. So what's Kadensa? Pero meron may iwan mag-isa. Ure, ang kunat ng Glue. To, no? Ang kunat ni Oreshi, mga sir. Imagine mo, apat na players, isa pa yung Chicho Dog. Tapos yun nga lang, si Bacard 151 ay makikita at masisipat si El Pizo. Mm. Sana nga pala kay Kuya Ron ng JNA Esports. Ayan, Kuya Ron, isa siya sa mga ano natin, kilala natin na gumagawa ng mga tiering or ranking ng mga tier 2 teams natin. Shoutout nga pala, Alpher Onyx merchandise is still available at Shopee, The Armory. Shopee.ph/The Armory. So check nyo na lang yan po, guys. So meron din tayong mga ibang merch doon, yung mga execration, meron tayong lupon, magkakaroon din tayo soon ng panibago. Oh, yun lang. Nice ipit. Nice ipit. Sapat na ba yung damage nga nito na donut para mapatay si Bacard 151? Pero nice winter truncheon, mga kaibigan, para kay Bacard 151 with the Alice. Delikado si Donut pa nga. That turnaround is real for the side of Reach Apex. Grabe naman. Ang ganda talaga. Ang dami talaga nagagawa ng winter truncheon. Kaya nga, iba sa pagdating sa late game, kahit physical ano sila, kahit physical hero sila, nag-winter truncheon. Pero for that kasi, guys, hindi nag-proc yung passive dito nung ulti din ni mismo ni Donut. Hindi na secure yung kill, tapos nag-inter pa, pero ayun lang. Ayun lang talaga ang pinaka walang hirap makapitan ng isang Glue. Tapos yun nga lang, papaulanan ka ng real world manipulation. So was yun nga ng yung ating blazing duet. Pero si Bacard 151 this time wala ka ng winter truncheon. Pero makapag-blowing blood. Ooh, out. Buhay pa, buhay pa ang bata. Patay rito si Kadensa. Here comes Ryzen. Abulin nga si Ureshi. Double kill. Double kill for the YSS. Nabuhay na naman si Bacard 151. Yes, kumbaga dito si Bacardi 151, parang meron siyang ano, parang meron siyang ikalawang buhay lagi. Hindi, malaking bagay din kasi may sarili na siyang spell vamp, pero pa sila Rafaela. Yun. So, the more na gusto niya tumakas, the more na natutulungan din siya ni Sway, na mag-sway dun sa team fight na nangyari. Pero yes, gaya na sinasabi natin guys, super match na match ang ating laban ngayon for the lower bracket, AP Esports Reach Apex. Tingnan niyo naman, in terms of the gold, hindi ito yung mga klase ng gold na ano eh, yung malaking factor. Pero in terms of push, mas lamang dito ang AP Esports because of the double marksman setup pa. Yun nga, kala ko nga lamang na yung side ng AP Esports eh. No? Pero magugulat ka na lang eh, no? Na ito nung side ng Reach Apex is parang... Nagpaparaanan nila. Oo, pumantay na ulit eh. Oo, kumbaga, sige, kanina lamang si AP Esports pagdating sa teamfight. Ngayon, pinakitaan tayo ni Ryzen ng double kill. Actually, 7-4. Ganda. For Ryzen. Mm-hmm. Kumbaga, nakikita natin kanina parang lugi sila sa teamfight, pero yung pala, hindi nila natatarget yung pinaka magiging masakit sa ulo sa kanila mamaya, which is si Ryzen. Kita nyo kanina first way, or kita nyo ngayon first way, meron na siyang blade armor. Oops, ayan na naman. Yun lang. Natulak nga lang. Bacardi 1-5 ang kanilang target. Ako po delikado. Ipag sa winter truncheon. Real world manipulation doon behind the wall. Boom! Pero ang isang mamamatay si Bacardi 1-5 finally na brought down nga nila yung Alice. Pero sa top lane, mga kaibigan, yun nga lang, may nabigyang pang isa for the side of Reach Apex. Sakit, pero hindi pa rin tapos dito yung side ng AP Esports. Oreshi will come in. Yun nga lang, nag-split-split. Target nga rin yung tower pero wala palang minion wave. Grabing kontra. Grabing kontrahan dito ni ano? Di ba Cardi 151 tsaka ni ano, El Pizo? Sila'y nagtatargetan sa isa't isa. Nakita natin kanina, pinasok ni Bacardi 151 si El Pizo. Nung nakita ni El Pizo na wala ng buhay, diretso real world manipulation. Pero masakit na rin po dito guys, si paring Ryzen natin. Kita niyo naman yung normal hits niya against Kadensa. Pero Kadensa has the immortality inhibitor turret. So may top lane, gustong kuhanin dito ni Noxious. Mukhang mababasag nga ate Shanti, pero meron pang backdoor protection. That's it, nabasag nga. Inhibitor doon sa may top. Pero si Donut naman sa bottom lane, dalawang marksman. Gabi. Action Jackson for both marksman. Dito nga sa side ng AP Esports, the bypad, nandun yung crossbow tank, pero hindi sapat yung damage. Aagaw na nga lang din sila dito ng serpent. Which yes. Is the purple buff. Grabe, sobrang effective ng double marksman setup for AP Esports. Kasi all attention or all eyes ay nandun sa top lane natin. All eyes eh, no? All eyes tayo dun kanina sa top lane.
Tapos, hindi natin napansin, may pinapatchi din palang Tore dito, si Parindonat natin. Pero tingnan natin guys kung makapag-contest ba ang Reach Apex. Oh, pero konti na nga lang yung buhay na ito ng Lord. Masisecure nga siya ng AP Esports. Real World Manipulation, tuloy-tuloy pagbigay ng damage. Inahabol sila ng Blazing Duel. Pero mag-dash out nga si Ryzen. Rico God Mode, one part yung buhay. So was Sway. Pero lalaban pa rin sila mga kaibigan. There's the Blood Odd. Sway, nakapag-flicker out. Noxious in danger. Pwede nga siya makapatay para makapag-sustain. Nice Aegis coming from Donut. Padilla Delegado, napapaligiran ng lima. And the dinosaur is down. Na-proc yung kanyang immortality. There goes down Barrett for the second time around. Dalawa yung may bibigyan nito sa side ng Rich Apex plus the Lord for the side of AP. Yes. At saka we have to commend kanina yung 1v1 dito ni Ryzen at saka ni parin Noxious. Sakto ganito na lang boy. Super late na lang buo ni Noxious pero dumating si Akai. Tapos nakapag-BMI out pa. Nakapag-BMI. Tapos nag-AGs. Oh, nakapag-AGs pa siya. Fast hands para din sa AP Esports and awareness. Naipit na, naliparan pa, nalipat pa ng channel yung crossbow tank. Pero malayo na nga rito si Sway. Kaso nga lang, the problem here is the Lord. Nilapag na yung real world manipulation. Hindi nga sila makalapit. Only Rico God Mode to defend. And AP Esports getting number one against Reach Apex. Grabe naman. Victory! Okay, nice game para dito sa AP Esports.